nagsimulang mabuo ang unang verse ng buhay ko noong 5 years old ako. Excited akong makita si Papa kasi yun yung kauna-unahang pagkakataon na makikita ko siya dahil nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Dahil mahilig na rin akong kumanta noon at kumpleto ang gamit ko sa pagkanta, confident akong kumanta sa harapan niya. Ina-expect ko pupurihin niya ako, pero gumuho ang expectation ko at nabasag ang puso ko nang sinabi niyang, "Libag ka, huwag ka na lang kumanta." Hindi niya yung sinasadya, pero naging awit yun ang buhay ko. Papaano pa ako aawit nito? Nawala na ako ng boses. Itinago ko pa lahat ng gamit na related sa aking pag-aawit. Dahil basag na ang ideya ko pagdating sa self-esteem, nagkaroon ako ng mindset na there's something wrong about me. At habang nagkakamuwang ako, masalo itong umaawit sa pagkatao ko. Dahil pangalawa ako at napagitnaan sa aming tatlong magkakapatid, mas lalo kong naramdaman ang kasalatan sa atensyon, discouragement at galit. Naranasan ko ding maging battered sister. Ito ang naging pangalawang verse ng buhay ko. Ang mga taong inaasahan ko na magiging tanggulan ko, sila pala ang magiging dahilan para ako ay manghina. Ang chorus ng lahat ng ito ay si Ira na maraming discouragement sa buhay, ashamed, galit, walang kumpiyansa sa sarili, at takot mag-perform mag-isa. Baka mapahiya lang ako at ma-reject kagaya ng nangyari noon. Pakiramdam ko, hindi na ako secured sa lahat ng bagay na gagawin ko. Takot akong magkamali at this time, nag-seek na ako ng totoong pagmamahal. Dumating ako sa kolehiyo na akala ko magiging maayos na ang lahat dahil malayo ako sa aking pamilya. Past is past nga, di ba? Hindi pala. Mas nabasag pala ako dahil pumasok ako sa isang relasyon na akala ko mapupunan nito ang lahat at mababawi ang lahat ng natanggap kong sakit. Sa kauna-unahang pagkakataon, naipakita ko sa kanya kung sino talaga ako. Akala ko, safe na ako. Pero pinauwi ako ng parents ko dito sa Palawan dahil sa isang financial problem. Binenta namin yung bahay namin at ibang ari-arian. Kasabay nito, nalaman ko na ang kauna-unahang taong pinagkatiwalaan ko at minahal ko ay nakabuntis pala ng iba. Ang tangi kong naging panalangin ng mga panahong iyon, "Lord, kung totoo ka, magpakilala ka sa akin dahil baka bumigay na ako sa mga susunod na araw." At dito nangyari ang turning point ng buhay ko. Year 2006, na first time kong sumali sa isang solo contest sa Palawan Pop Idol at pinalad akong magwagi sa patimpalak na ito. Doon din ako nag-umpisa na sumali pa sa ibang contest. Sumali ako sa isang songwriting contest at dito ko nakilala ang Deep Call. Dahil sa kanila, nagsimula akong makonect sa church. Year 2008, nang tuluyan kong tinanggap si Kristo sa buhay ko sa pamamagitan ng isang one-on-one ko with Ate Tapsi. Nung time na yon, na-feel ko na tunay ang Diyos dahil naramdaman ko yung pagmamahal niya na siyang nag-enable sa akin na mapatawad lahat ng mga taong nagkamali sa akin at that very moment dahil alam kong mahal ako ng Diyos. Patuloy akong lumakad sa kanya at nag-serve ako sa live music team kung saan lahat ng awit ng buhay ko ay inalay ko sa kanya. May bagong awit siyang inilagay sa buhay ko na kung saan punong-puno ng pagmamahal, kasiguraduhan at kumpiyansa sa aking sarili. And through discipleship, naayos ang relasyon ko sa aking pamilya, lalo na sa aking ama. Natutuwa kong magpatawad dahil ako mismo pinatawad sa aking mga kasalanan. Now, I am God's disciple. Ang tinig ko ngayon na tinago ko noon ay nagsilbi ding awit ng pagbabago para sa maraming kabataan. Ang buhay ko ay hindi perpekto, ngunit dahil sa inyong bukas palad na pagbibigay, ako ay nabago at patuloy na binabago
Maraming salamat po.